Isang magandang umaga na naman sa ating mga kapuyokers dyan. So hello guys, good morning. So welcome back sa aking channel. So guys, rides muna tayo konti. Ito yung pinaka-ka natin guys. Kumbaga sa kanta pa to, The Last Dance. So actually guys, ito yung last ride natin, itong Dominar natin. So napasugod tayo guys kahit sobrang init ng araw ngayon. So wala. Ito, kailangan talaga natin tong ride na yung isang beses for the last time. Kaya guys, baka magtataka ngayon kayo guys bakit nasabi ko na last ride na to. Kasi ibibenta ko na kasi tong motor na to guys eh. At mayroon tayong kailangang pag-ipunan para mabili natin. So maya-maya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga rason kung bakit ko ibibenta to. And so balik tayo guys. Kaya ko siya ibibenta guys kasi sa isang dahilan. Napatriling pa ako. And so hindi nakapaligiligoy pa guys. So hindi siya bad news. More on good news. So guess what guys? Magkaka-baby na ako. Yes! Boom! So at last guys, matagal-tagal na rin kaming kinasal ng asawa ko, mga nasa 6 months. So wala pa talaga, hindi kami makabuo, so medyo kinabahan si Manoy. Kasi ibong akala ko, itlog pulbura. walang laman, pero yun pala, kailangan talagang tumiming. So ayan, na-timingan na. So ayan, malaking blessing sa atin yun guys. So ayan, so in connection, bakit ko ibibenta? Kasi bibili ako ng one guys, ng four wheels. Kasi ngayong pandemic kasi guys, ang hirap naman talaga maghanap ng masasakyan. So i-share ko sa inyo, yung magpapa-check up na sana ako, maghanap ka ng taxi, wala kang masasakyan. Pag di ka maghanap, sobrang dami. So yun yung pinaka isa sa mga naiinisan ko. At doon ka sa labas, ang init guys, mag-aantay ka ng taxi. Yan, yung pag-aantay ka ng taxi guys, napaka-hassle yan kung may kasama kang buntis. Sobrang init sa labas. So pagka ganun guys, baka magkaka-problema pa tayo yan eh. Baka makunan pa yung asawa natin. So lagi namin yung ginagawa pagka nagpapa-check up kami. Almost 5 months na kami nagpapa-check up. Tapos yung problema namin guys, yung taxi pa rin talaga. Ang hirap pagka maghaharap ka ng taxi, wala kang makikita sa kalsada. So kung may taxi man, may nakasakay, tapos hindi ka bababaan, hindi magpapasakay kasi mayroon nakasakay, mayroon daw kunin. So yun yung mga na-experience namin. So ni came up sa aming mga ideas sa asawa ko, bibili na lang tayo ng sasakyan para din kay baby.
sikat para magpapasikat kami sa doktor. Pwede kami makaalis-alis ng walang problema. Hindi na mag-aantay ng iba. So ako lang magda-drive. So mag-practice din ako mag-drive, guys. Hindi pa ako nakapagpatakbo ng four wheels sa highway. Diyan lang sa mga gigilid ako nag-try magpatakbo. So hopefully makakabisado ko lang din yan. So antayin nyo lang din, guys. Ibablog ko rin yun yung ano yun, yung pagbibili tayo ng four wheels. Guys, so balik tayo sa motor ko, guys. Itong si Dominar. So far so good. So sa mga lahat namin na kuha nito, guys, experience nito, pumunta kami ng tawag nito Darryl's, pumunta kami ng Bitukang Manok. So lahat ng experience nito, guys, ay hindi naman ako nahirapan kay Dominar. Hindi ako yung baga napansakadaan yung may problema sa motor. So wala, hindi minsan ako nagkakaganyan nung ginamit ko si Dominar. Maliban lang nung pinalitan ko siya ng Tambutsu. At kala siguro yun yung pagkuhan ko. Pag-revolution ko at nagkuhan kasi ako, nag-premera tapos medyo nabitin kaya namatay. So ganyan, guys, ang masasabi ko sa Dominar is napaka-kuhan niya, stable. Kung makagamit ka ng ibang mga big bike, kung comfort yung inaanap mo, dito ka sa Dominar, napakaganda nito. Although kahit mabigat to siya, guys, pero yung bigat niya is tolerable. Kayang-kaya niyo to dalhin. Sa una lang, kung one ka, dito ka sa tawag nito, hindi ka small displacement ka, magagaan yung naranasan mo. Talagang maninilbago ka, pero so para along the way masasanay ka rin yan. So itong si Doming natin, guys, mayroon na tayong mga na-upgrade nito. So maabot tayo ng one nito, guys, at least mga 21,000. So mamaya isabi ko sa iyo kung ano yung mga nagastos natin. So balik tayo, guys. So ang mga nabili ko nito, guys, napalitan ko na pala to ng exhaust pipe, yung M1 sa Lazada ko lang din nabili yon. Tapos pinalitan ko rin yung mid pipe nito na Ilbo. Tinanggal ko yung catalytic converter nito, pinalitan ko siya ng twisted loop mid pipe Ilbo with resonator na para gumanda yung tunog niya. Iba kasi yung tunog ni Dominar pag straight pipe lang, wala siyang, kumbaga wala siyang tuno, buga lang siya ng buga. So ayan, guys, so ang sana sa makabili nito, alagaan mo. At hindi ko na pahabain ang vlog na to, guys. Ride safe and God bless. I'm out. Baboo.